bareback, nagbabalik ang horse racing Philippines. Pasensya na kayo kasi nasira yung charger natin eh. Kaya ngayon lang ulit tayo mapagbigay ng giya para sa araw ng Biyernes. Simulan na natin sa race 1. 1,200 meters. As usual, mauna yung Tokyo-Tokyo Rumba dito. Pero tingin ko pareho sila ng average time ni Primero Soldado. Tsaka medyo mas nagagalingan ako magdala kay PR Dilema. Kahit mas maganda yung best time ni Tokyo-Tokyo Rumba, numero 1. Unang pili ko dyan yung Primero Soldado. Tatlo pipiliin ko dyan kasi mahirap na karera yan eh. Yung My Dad Bogart, kahit na hindi maganda yung best time niya, yung huling pangalawang takbo niyan maganda eh. Kaya tingin ko may panalo yan dyan kahit na manggagaling sa midfield kasi stalker yan eh. Kaya yan ang second choice ko, 7, My Dad Bogart. Gaya nga ng sabi ko, mahirap kasi yan. Pipili tayo ng pangatlo. Kukunin ko yung numero 2 na Shine na sakay ni Mark Alvarez. So, 3. Race number 2, 1,000 meters kasi to. Mahirap po yan. Kaya, 3 din ang kukunin natin dyan. Pinakamagandang, pinakamagaling tumakbo sa 1,000 meters dyan yung numero 1, Malibu Bell. Kaya kukunin ko yan, pang primera. Dalawa pa yung kukunin natin eh, kasi mahirap nga ito, 1,000 meters. Yung Cool Mom, maganda yung kahit galing sa likuran, tsaka 1,000 meters. Tingin ko kaya yan eh. Kaya yung second pick ko. Yung pang third pick ko, Dehado, lalo na kung manalo si Mark Alvarez dun sa race 1, palagay ko yung double time eh. Pwede yan. So, pick ko 1-3-2. Race number 3. Dito ko konti lang naman ang kasali eh. Tsaka lutang na kasi dito yung makikita naman ninyo yung best time niya. Tsaka yung speed mataas. So, Distant Thunder. Ang pwede tumalo dyan, tingin ko, yung nasa harapan. Na mataas din ang speed, yung Good Reason. Kasi may mas mauna yan eh. Mareremate lang naman yung Distant Thunder eh. Ay, sorry. Good Reason is number 3. So, makikita nyo naman, kasabay ni Gold and Silver sa bandera yan. Race number 4. Dalawa din lang ang kukunin natin dito kasi lutang naman yung ano eh. Yung Lucky Nono. Ayan o. Siya yung pinakamataas na ire. Maganda rin yung time. So, pang primero ko yan, 7. Isa na lang kukunin natin. Yung numero 1 na Money for Gabriel. Best time niya, 71.9. So, 7-1 ang pili natin dyan. Race number 5. Ito, isang mahirap pang karera eh. Pero, dalawa lang ang kukunin ko dyan sa race number 5. Magaling tumakbo yan sa 1,000. Nung second to the last niya, nakatakbo yan sa 1,000 meter. Natalo nga lang. Pili ko rin yan noon eh. Kaya lang, ngayon tingin ko kaya niya. Meet me in the corner. Baka Dehado pa yan. Tapos yung isa nating pili dyan, yung
numero uno na truth maker. Bandera kasi yan, nasa harap yan. So, dalawa lang. 8-1. Race number 6. Dito, dalawa lang uli. Kasi, lutang yung ano eh. Yung autumn shower, 7, siyempre. Pero ang tatalo dyan, na makakachamba, kahit na mababa yung grupo na pinanggalingan, pero sanay naman sa 1,000 meter, yung Galloping Ghost. So, yan ang pandehado ko dyan. Siguro, baka long shot pa nga yan. 7 tayo, autumn shower. Segunda, 4, Galloping Ghost. Race number 7. Ito, mahirap din to kasi kita nyo naman, ang daming namuti. Pero dun ako sa maganda, tinakbo na nakaraan, pinakamaganda sa 1,000 meter, Cupid Bell. Panigunda ko yung, although nalampasan ni Windstorm si Copycat, mas gusto ko yung Copycat dyan. Kita nyo naman yung best time, 60.2. Kahit na nun naglaban sila, pang tersero yung Windstorm, pang apat lang yung Copycat. So, segunda. Ah, pang segunda ko, pang second choice ko yan. Yung isa pa yung numero 7. Kasi mababa na laban yan eh. Makikita nyo naman sa class rating 91.3. Yung average class rating niya. Last race. Ito, mahirap din to. High quality, best time. Gandang air eh. Best time. Pang primera na yan. Kung alam yung labas yan, pwede na singilin yan. Pero siyempre, paratingan, may pangdehado ako dyan. Yung shape cut. Tsaka yung mauna na, baka makachamba eh. Golden Buzzer. Pero, kahit dito na lang, pwede na yan. Kung gusto nyo makadihado, pero tingin ko lang, hindi na kaya yan eh. Pwede nyo kunin yung 4. Pero 6-10 lang ako dyan. So, yan. Sana, tumama tayo. Good luck.